recover mula sa virus. Ito ay matapos may maitalang 43 pang pasyente ang naka-recover mula sa COVID-19. Sa ngayon ay umakyat na sa 975 ang bilang ng mga gumaling mula sa virus sa bansa, habang may 19 pang naiulat na nasawi dahil sa virus. Sa ngayon ay umabot na sa 530 ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Meron po tayong 181 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 na positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 7,958. Nakapagtala rin po tayo ng 43 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 975 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang naka-recover ay mga pasyenteng naka-confine at mga pasyenteng may mga positive mild at asymptomatic cases na naka-recover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 19 naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number ng COVID-related deaths in the country is 530. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at sa mga kaibigan na naulila sa ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Marapit nang umabot sa 1,000 ang bilang ng mga COVID-19 recovery sa bansa na umakyat na sa 975. Nakapagtala ang Department of Health ng 43 pasyenteng gumaling sa COVID-19 sa nakalipas na araw, habang 19 naman ang nasawi. Mababa pa rin ang bilang ng COVID-19 deaths na 530. Samantala, pumalo na sa 7,553 ang bilang ng kaso ng coronavirus disease sa bansa. Ayon sa DOH, kapansin-pansin na mas maraming pasyente ang nakaka-recover sa sakit ang naitala kumpara sa mga nasawi simula noong Abril at 13. Umaasa ang DOH na magpapatuloy ang ganitong trend at marami pa sa mga pasyente ang tuluyang gagaling sa sakit. Sa ibang balita, 38 sa 45 staff ng Research Institute for Tropical Medicine na nagpositibo sa COVID-19 virus ang gumaling na sa sakit. Sa pahayag na inilabas ng RITM, ang 7 sa kanilang staff ay na COVID positive ay sumailalim pa rin sa quarantine, subalit sila ay pawang nasa stable condition. Ang mga ito ay nagpapakita ng mild symptoms, habang ang iba ay asymptomatic. Bumalik na rin sa trabaho ang mga staff na nagnegatibo sa virus. Ayon pa sa RITM, isinailalim din nila sa pagsusuri ang 1,280 nilang personnel mula Abril 18 hanggang 24. Sa mga isinailalim sa pagsusuri, 1,000 na ang sa kanila ang nakuha ang kanilang test results. Samantala, ang mga nakapending pa ang test results ay isa sa ilalim sa strict monitoring, subalit ang mga ito ay namamalaging asymptomatic. Noong Linggo ay ipinahayag ng Department of Health na nagbalik na sa full operations ang RITM. Samantala, bagamat maraming bilang na ng mga healthcare workers sa bansa ang naapektuhan ng COVID-19, nilinaw ng Department of Health na maliit na porsyento naman ito kung ikukumpara sa kabuang bilang nila. Kasabay nito, binigyang diin ni Health USEC Maria Rosario Vergere na hindi naman nila minamaliit ang nasabing bilang. Batay sa datos ng DOH, ang bilang ng mga doktor sa bansa na naapektuhan ng COVID-19 ay nasa 1,069. Pero kung susumahin sa kabuang bilang ng mga rehistradong doktor sa bansa na nasa humigit 70,000, nasa halos 2% lang nito ang naapektuhan ng virus. Habang sa mga nurse naman, aniya, nasa 90,308 na rehistradong nurse ay nasa 2,357 o 0.4% lamang ang apektado ng COVID-19. Tiniyak naman ni Vergere na ginagawa na ito ng aksyon ng DOH upang mabawasan ang panganib na mahawa sa virus ang mga healthcare workers. Ilan sa mga naging rekomendasyon aniya ng Chinese health experts nang bumisita ang mga ito sa bansa ay ang patungkol sa shifting ng mga healthcare workers at posibilidad na mabigyan ang mga ito ng accommodation upang makabawa sa risk ng COVID-19 infection. Hindi rin kasi aniya maiiwasang makuha ng mga ito ang virus sa kanilang komunidad at nadadala sa trabaho, gaya ng nangyari sa Research Institute for Tropical Medicine kung saan 40 tauhan ang nagpositibo sa COVID-19.
Umabot na sa 1,336 ang bilang ng healthcare workers na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa virtual presser, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa nasabing bilang 507 ang nurse habang 493 naman ang physicians o doktor. Narito naman ang naitalang kaso sa iba pang healthcare workers. Nursing assistant, 74, medical technologist, 47, radiologic technologist, 28, midwives, 11, respiratory therapist, 11. Ayon kay USEC Vergere, mayroon pang 165 na iba pang health care workers na apektado ng COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang dentista, barangay health workers, administrative aides at iba pa. Samantala, 29 naman ang nasawi dahil sa COVID-19 habang o kabilang ang 22 doktor. Patuloy na tumataas bilang ng kumpirmadong virus case sa Las Piñas City. Si Eagle News correspondent Jim Botejano sa report. Umakyat na sa 183 ang confirmed cases na nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Pasay. Nasa 388 naman ang naitalang probable cases sa lungsod, habang 67 ang suspect PUI. Nananatili naman sa 19 ang death toll ng Pasay City, habang 35 na ang nakarecover sa naturang virus. Samantala, base sa data ng Pasay City Health Office, nangunguna ang barangay 183 sa may mataas na bilang na nagpositibo sa COVID-19. Pumapangalawa ang barangay 34 sa Liberiza Street na nakapagtala ng 10 kaso ng COVID-19. Sinunda naman ito ng barangay 119 na may 8 confirmed cases, habang ang ibang barangay ay nasa 5 pababa lamang. Para sa Eagle News, Jim Botejano, we live in interesting times. Paano kalang ipagpaliban sa September ang pagbubukas ng klase, inihain ng mga senador? May report si Mayan Corvera. Nais ng mga senador na ipagpaliban na sa September ang ng taong ito ang pagbubukas ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong bansa dahil sa epekto ng COVID-19. Sa Senate Bill No. 1438 na inihain ni Senate President Vicente Soto, pinaamiyandahan ang Section 3 ng Republic Act No. 7977 o Act of Lengthening of School Calendar. Nakasaad sa naturang batas na dapat magsimula ang school year tuwing unang Lunes ng Hunyo hanggang huling araw ng Agosto. Sa panukalan ni Soto, iginitito na mismo ang Inter-Agency Task Force ang nagsabing ang mga batang may edad na 0 hanggang 20 ay mas malaki ang posibilidad na mahawahan ng COVID-19. Nakasaad rin sa panukalan sa mga eskwelahan na hindi pa natatapos ang kanilang huling quarter, maaaring gumamit ng online teaching o social media para magturo, depende sa itatakda ng Department of Education. May inihain na rin hiwalay na panukalang batas si Senator Joel Villanueva. Sa Senate Bill No. 1452 na ipaamyendahan ang Republic Act 7977 kung saan pinalilinaw na kapag may deklarasyon ng state of emergency, state of calamity o katulad ng COVID pandemic, maaaring i-delay ang pagbubukas ng klase depende sa lugar o rehiyon para sa kaligtasan ng mga guro, estudyante at mga school staff. Para sa Eagle News, Mayan Corvera will live in interesting times. Hinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal ang pagpapatupad ng guidelines sa ikalawang araw ng pagsasailalim sa total lockdown sa Barangay San Jose. Sa harap nito, patuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng barangay sa mga residente na apektado ng lockdown. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal ang seguridad sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng total lockdown sa Barangay San Jose. Mas maraming pulis na ang idineploy sa mga quarantine checkpoint na inilatag sa bawat boundary. Pero dahil market day ng Barangay San Jose, pinayagan naman ang mga residente na may quarantine pass na makapasok sa public market. Mula kahapon hanggang kagabi, may mga violators na rin ang nahuli at dinala sa sports center, pero pinauwi din matapos maidokumento. Ayon kay Barangay Chairman Glenn Evangelista, binigyan muna nila ng warning ang mga violator at pinayagan munang makauwi. Pero babala ni Kapitan, simula ngayong araw, aarestuhin na nila ang mga violator at iteturn over sa police para sa pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Pero may mga apprehension na tayo nagawa. At sa pag-usap nila at pag-usap sa pag-negosasyon, inibigyan namin sa first offense. Pero this time, second day, full implementation, saka talaga magiging strict na tayo para po maipatawad natin yung total lockdown na diniklara ng ating pamahalang bayan. Aminado naman si Kapitan na nagkaroon ng kalituhan
sa pagpapatupad ng ilang guidelines sa ilalim ng total lockdown na ibinaba ng pamahalaang bayan. Partikular na rito ang implementasyon ng 6 a.m. hanggang 12 noon operation na para lang sana sa mga sari-sari store o maliliit na tindahan. Kaya gumawa kami ng pamaraan na isalin to sa Tagalog para mas maintindihan ng mas nakakarami. Na regarding doon sa 6 to 12 ay intended to para sa mga maliliit na tindahan. Hindi kasama po rito ang mga pamilihan, lalo yung pamilihang bayan. Dahil meron na po silang sariling schedule per barangay ang schedule niya. From Monday, Wednesday, Friday, THS naman sa iba. Hinati ito sa dalawang set. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng Barangay San Jose sa mga residente na apektado ng total lockdown. Kasama ang mga tauhan ng PNP at AFP, hinatira ng tulong ng barangay ang mga residente sa liblib na bahagi ng Amityville. Aabot sa halos 200 pamilya ang napagkalooban ng food packs na naglalaman ng tigsa-10 kilong bigas at mga dilata. Yung unang ayuda na ibibigay natin, palagi enough na for a week. Then we'll see kung another set of ayuda ibibigay natin doon sa remaining last week. Sa kasalukuyan, naabot na sa 80% o nasa 40,000 pamilya sa Barangay San Jose ang naabutan ng tulong mula nang ipatupad ang total lockdown kahapon. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Second batch ng mass testing sa Barangay 183 Villamor, Pasay City nagpapatuloy. At fresh milk ipinagkaloob ng isang private sector sa barangay. Nagbabalik si Eagle News correspondent Jim Botejano. Muling umarangkada sa ikalawang pagkakataon ng mass testing sa Barangay 183 Villamor, Pasay City. Pangunahing sasalang dito ay ang mga kaanak ng nagpositibo sa COVID-19. Target ng mga kawani ng Pasay City Health Office na makaswab test sila ng 100 sa loob ng 2 araw. Samantala, mahigit sa 80 na ang sumalang sa mass testing sa nasabing barangay. Batay sa record ng Pasay City Health Office, nasa 20 na ang confirmed cases ng barangay as of April 27, habang 9 na ang nakarecover sa naturang virus. Umakit naman sa 35 ang probable cases, habang 2 ang suspect PUI nila. Samantala, isang pribadong sektor mula sa Ibaan, Batangas ang nag-donate ng 200 bottles of milks para sa mga frontliners sa nasabing barangay. Ayon sa pahayag ni Gagawad Herman Ocampo ng Barangay 183, siya at ang iba pang opisyal at workers ang kumuha ng mga gatas sa Batangas. Nagpasalamat naman ang mga opisyal sa ipinagkaloob na donasyon para sa mga frontliner ng Barangay 183. Anila, malaking tulong ang fresh milk na kanilang natanggap para anya manatiling malakas ang resistensya ng bawat frontliner sa kanilang barangay. Para sa Eagle News, Jim Botejano, we live in interesting times. Susunod, bagong listahan ng mga lugar na kasama sa extended ECQ inilabas na ng Malacanang. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Maliit pa sila, pinapractice ko sila. Hanggang natuto sila. Alos buong Pilipinas na libot na namin, ganun din sa ibang bansa. Ngayon, nasa kami sa kasama dito sa kompetisyon ng Tagisan ng Galing. Siyempre, excited kami. Yung act namin, ipakikita namin sa karamayang nanonood. Kasama ko po ang aking tatay at ang tawag po sa amin ngayon ay the Father and Daughter Balancing Act. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlat Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home.
Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZel Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. The successful development of TPLEX or Tarlac Pangasinan La Union Expressway in 2009, a four-lane toll road that extends from Tarlac City to Rosario La Union with an additional approved extension of 56 kilometers all the way to San Juan La Union. This is expected to reduce travel time to Baguio and other provinces in northern Luzon. Realizing the vision of creating a better world for Filipinos fueled the team's focus. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Agila, Balita. Inilabas na ng pamahalaan ang revised list ng mga lugar na isa sa ilalim sa Extended Enhanced Community Quarantine hanggang May 15. Tinukoy ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga lugar na mananatili sa strict ECQ rules na gaya ng mga sumusunod: National Capital Region, Central Luzon, maliban sa Aurora, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Baguio City, Iloilo, Cebu, Cebu City at Davao City. Samantala, hindi nakasama sa listahan ang Antique, Capiz, Aklan, Davao del Norte at Davao de Oro. Ang mga ito ay automatikong isa sa ilalim sa General Community Quarantine. Umabot na sa mahigit 8.2 million na families ang napagkalooban ng Department of Social Welfare and Development ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Amelioration Program. Batay sa inilabas na pahayag ng DSWD, tinatayang nasa 45 bilyong piso na ang naipamahagi nilang tulong pinansyal hanggang kahapon, Abril 28. Ayon sa kagawaran, patuloy ang isinasagawa nilang pamamahagi ng ayuda upang matulungan ang mga pamilyang nawala ng trabaho o kabilang sa minimum wage earners na aapektuhan ng ipinaiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ang SAP ay isa sa mga tulong na maaaring maibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng pagkawala ng hanap buhay dahil sa public health emergency na dulot ng coronavirus disease o COVID-19. Katuwang ng DSWD ang mga lokal na pamahalaan, mga pulis at mga militar sa pagbibigay ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Batay sa panuntunan na inilahad ng ahensya, ang mga pamilya na may mababang kinikita o kabilang sa minimum wage earners na nawala ng trabaho ngayon dahil sa ipinatupad na ECQ ay may kamag-anak na kabilang sa mga itinuturing na vulnerable groups ang kwalipikado na mabigyan ng ayuda. Sila ay ang mga sumusunod. Mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program sa bayan ng Cabusao sa Camarines Sur, tinanggap na ang ayudang 5,000 pesos. May report si Eagle News correspondent Mike Rabito. Mababakas ngayon sa mukha ng mga residente ng Barangay Camagong sa bayan ng Cabusao sa lalawigan ng Camarines Sur, ang malaking kasiyahan lalo na ang mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program ng National Government matapos na kanila lang matanggap ang 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Maaga pa ay sabik na pumila ang mga kwalipikadong residente sa loob ng Barangay Covered Court, suot ang kanilang mga face mask at isa-isang naupo sa inihandang upuan ng barangay. Mahigpit namang ipinaaalala ng mga nakabantay ng mga otoridad ang pananatili ng 1 metrong distansya bagamat sila ay nasa pila upang masunod ang ipinatutupad ng pamahalaan na physical distancing. Bawat isa sa kanila ay matagal-tagal din di umanong naghintay ng schedule para sa pagtanggap ng nasabing ayuda. Malaki naman ang naging pagpapasalamat ng mga nakatanggap dahil kahit papaano di umano ay meron na silang ipantutusto sa
kanilang pangangailangan sa loob ng tahanan dahil mabilis din di umanong naubos ang ibinibigay na asistansya ng kanilang barangay at maging ng lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ng lokal na gobyerno ng Kabusaw Camarinesur, lalo na ng opisina ng Municipal Social Welfare and Development, na iyong mga karapat dapat lamang sa nasabing programa o yung mga itinuturing na poorest of the poor ang nakatanggap ng nasabing ayuda ng pamahalaan mula sa Social Amelioration Program. Mula po rito sa Naga City, Camarinesur, para sa Eagle News, Mike Grabito, we live in interesting times. BFAR nagbigay ng 50,000 tilapia fingerlings sa San Miguel Zamboanga del Sur kaugnay sa proyekto nito na baliksigla sa ilog at lawa o basil. May report si Heidi Yanez. Ang National Inland Fisheries Enhancement Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, isang ahensya sa ilalim ng DAF, ay dinisenyo upang mabigyan ng higit na atensyon ang mga Pilipino sa kanilang makakain, matugunan ang kahirapan at kagutom sa kanayunan. Kaya naman bilang tulong ng BFAR Region 9, sila ay nagbigay ng 50,000 tilapia sa lokal na pamahalaan ng San Miguel na sa kasalukuyan ay matatagpuan sa Ligtasay, isa sa mga kilalang atraksyon sa bayan. Yan, yata karon sa Ligtasay, ano, sa pag-ubo, pag-upag-istat ko, tilapia fingerlings, alang sa Ligtasay, pag-itawag, stat enhancement, under sa project sa BFAR nga, baliksigla sa ilog at lawa. Isinagawa ito ng BFAR dahil na rin sa unti-unting pagkaubos ng mga isda sanhi ng illegal fishing. Nadugay ng panahon kami, kada tuig namin diri gabutang o similya aron sa aron po maharvest sa mga tao. So ang Lake Dasay, usa sa mga target na mo sa Tibok Region 9. Okay, sa Tibok Region 9, nalay tulo ka Lake nga mong na-target, Lake Dasay, Lake Food, o gang sa Zamboanga, Bog Lake. And ang uba na mo po yung mga project na sa mga suba. Kanan nga mga suba dito sa region na yun. Kaya naman ang BFAR kasama ang lokal na pamahalaan ng San Miguel ay hinihikayat ang mga kabataan na tumulong sa pagpapanatili at pangangalaga sa kalikasan. Para sa Eagle News, Heidi and Yes, we live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang abroad. Mahigit na umano sa 3 milyon ang kaso ng coronavirus disease sa buong mundo batay sa ginawang tally ng agents sa French Press. Ayon sa tala ng AFP, 80% ay naitala sa Europe at Estados Unidos. Tinatayang nasa 3,003,344 ang naitalang kaso at nasa 209,388 na ang nasawi. Karamihan ng kaso ay mula sa Europe na mayroong 1,393,779 cases at 123,000 deaths. Ang Estados Unidos ay mayroon ng 980,008 cases kabilang na ang 55,637 deaths. Sinabi pa ng AFP na ang bilang ng mga detected cases ay pinaniniwala ang fraction lamang ng totoong bilang ng mga kaso dahil maraming bansa ay nagsasagawa ng limitadong testing. At yan ang naging kabuuan ng ating maiinit na balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay, si Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. Susunod na ang programang Sa Ganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Chen Subarjaga. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.